Good day, Pinay Mommies! I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and a mommy like you. For today's video po, may good news po ako sa inyo. Dahil alam nyo ba na hindi naman lahat ng sakit gamot agad ang kasagutan? Yes, mommy. Meron ako 5 sakit na ma-share sa inyo na pinapagaling lamang ng warm compress. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedi tips, parenting tips, gabay po sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel. Alam niyo ba, warm compress or paglalagay ng mainit na bimpo or face towel sa parte ng katawan ng tao is an easy way to increase blood flow. This increased blood flow can reduce pain and increase the healing process of the affected area. Kaya hindi naman lahat ng sakit ay kailangan magpapareseta sa doktor or kailangan emergency room agad. So, try nyo muna po itong warm compress na makakatulong sa sakit ng iyong baby. So, let's find out ano yung mga 5 sakit na sasabihin ko sa inyo. Number 1, masakit ang tiyan. So, kapag masakit ang tiyan ni baby at wala pa kayo sa emergency room or hindi pa po kayo na kapag pa-check up, ang maaaring home remedy dito is warm compress. Lalo na kung ang suspecha ninyo is nag-acid siya. Na-discovery ko ito nung ako yan, nung college pa ako, hyperacidic ako kasi lagi ako nagkakape. And then kapag ina-attake ako ng acid ko, iinom talaga ako ng mainit na tubig at nakakatulong naman talaga. Iinom ng tubig yan ha, dahil ginagawa din ito ng lola ko. Napansin ko sa kanya kapag sumasaktan siya niya, magpapa-boil yan ng tubig tapos yun, iinumin niya yun. And then, nung itong mga nung med school na ako at hanggang ngayon kapag sumasakitan siya ko, warm compress naman after kong minum ng mainit na tubig. Pati rin sa baby ko, kapag nagre-reklamo siya or nagko-complain siya ng masakitan siya, lalo na kapag galing siyang uminom ng juice tapos mukhang hyperacidity, alam niyo anong ginagawa ko kapag walang warm compress? Nirarab ko yung yung 2 kamay tapos ilalagay ko sa tiyan niya tapos marirelieve na siya. Talaga totoo, narirelieve talaga siya. Kaya kapag masakitan siya niya, sasabihin niya, "Mommy, do this." O, tapos ipapalagay niya sa tiyan niya. Malaking tulong po 'yon. Number 2, sore eyes, mapula ang mata. So kahit magpa-check up po kayo sa isang ophthalmologist at merong conjunctivitis si baby at hindi naman due to infection, lalo na bacterial infection, ang first na ma-advise na po sa inyo is warm compress. So kapag nakita niyo na si baby na namula ang mata, lalo na kung trauma naman yung dahilan, lagi kinusot niya yan, o kaya natamaan ang kung ano, namula, namaga, dali-dali niyo pong i-warm compress si baby. Or, hindi, ay actually, kung trauma yan, cold compress muna and then kinabukasan warm compress. Pero kung sa palagay ninyo is, meron siyang viral infection, conjunctivitis, warm compress ang makakatulong. Kahit kuliti po na dito, kung kuliti po yan, meron siya dito, or her jawlum, warm compress is the key. Number 3, ang vaccine shot. Kapag nabakunahan si baby, mamamaga kasi yan, no? May chance na mamaga. So, ang sagot po dyan, una, cold compress muna. After na cold compress, and then dun kayo mag-warm compress. So, wala nang further details dyan kasi alam na lahat ng halos ng mga nanay po itong warm compress para sa vaccine shot. Number 4, trauma, no? Kung nabugbog, napilay, nadapa, basta trauma, anything na trauma, warm compress ang sagot dyan. Kung na-strain, warm compress pa din yan, no? So, kung si baby ay nadapa, siya ay natamaan ng bola or na nahulog, yung kakalimutan mag-warm compress para hindi na magkaroon ng problema, no? Hindi na siya mamaga. Siyempre, pain reliever po talaga ang warm compress. Number 5, muscular strain or muscle strain. Nangalay ang kanyang mga muscles. Ito, para ito sa mga toddler, 3 years old and 5 years old, no, yung mga malilikot. Tapos sasabihin, masakit yung legs niya, masakit yung, usually yung legs eh. Yung calf niya, yung calf muscle niya. Yun, kinukomplain ng mga babies yun. Ang pwede po ninyong gawin is i-elevate yung kanyang paa,
And then sabayan po ninyo na, sabayan po ninyong i-apply ang warm compress. So yun muna for today's video. Tip lang po ito, no? Pero pag nag-persist po ang symptom po ng iyong baby, bring your child to the nearest hospital or emergency room or to your pediatrician sa clinic. Kung nakatulong po sa ito, please like, share, and subscribe. Alam!